Magandang araw mga bata! Panibagong aralin muli ang ating pag-aaralan. Bago tayo magsimula, ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang panghalip? Magaling! Ang panghalip ay salitang ginagamit bilang panghalili o pamalit sa pangalan. Handa na ba kayo? Ngayon, may babasahin ako sa inyo. Pero bago tayo magsimula, ay alamin muna natin ang mga pamantayan sa pakikinig. Una, tiyakin na nakatuon ang isip at tenga sa pangangalap ng impormasyon. Sa ganitong paraan, matitiyak na makakamit ang pangunawa. Pangalawa, huwag makipag-usap sa iba. Sa halip, ibaling ang atensyon sa mga mahalagang detalye ng pinapakinggan. Ibigay ang puso't isip upang mabigyan ng tamang hatol ang napakinggan. Pangatlo, tandaan ang mga mahalagang detalye ng napakinggan. At pang-apat, huwag hayaang ang isip ay ilaan sa mga hindi mahalagang bagay. Sa halip, tulungan ito na maglaan ng oras sa pakikinig. Ang tipaklong at ang paru-paro. May tipaklong at paru-paro sa isang hardin. Naninirahan sila dito ng masaya't payapa. Ang tipaklong ay kulay berde, samantalang ang paru-paro ay dilaw at kahel. Kumakain ng insekto ang tipaklong at ang paru-paro naman ay nabubusog sa nectar ng mga bulaklak. Isang araw, naaksidente sa paglipad ang tipaklong at ito'y bumagsak. Nawalan ang tipaklong ng malay, kaya't agad siyang tinulungan ng paru-paro nang makita siya. Ang mga langgam noon ay nagmamarcha pa uwi kasama ang kanilang reyna at hari. Ang isa sa mga sundalong langgam ay tumawag sa kanilang kolonya ng doktor. Nang nakita ng doktor na langgam si tipaklong at sinabing, "Malubho ang kanyang kalagayan. Sana'y gumaling siya sa ibibigay kong lunas." Nang narinig iyon ng paru-paro ay para itong nabunutan ng tinik. Hinintay niyang magising ang nawalan ng malay niyang kaibigang tipaklong. Nang magbukas ang mata ng tipaklong, nagulat siyang makita ang paru-paro sa kanyang tabi, nagbabantay. Kinuwento ng paru-paro ang lahat ng nangyari sa tipaklong at nagpasalamat si tipaklong. Tumanaw ito ng utang na loob lalo't nagawa pa nitong tumawag ng magagamot sa kanya. Naghapunan ang dalawa't nagpaalam sa isa't isa. Nangako ang dalawa na magkikitang muli. Nang pauwi na ang paru-paro, nasalubong niya ang sundalong langgam na sumaklolo sa tipaklong. Sinabi ng langgam na mamamatay na sa gutom ang kanyang pamilya. At dahil naramdaman ng paru-paro na dapat matulungan niya ang langgam, dinala niya ito sa kanyang tahanan. Umupo naman ang langgam sa hapagkainan. Habang nasa kusina ang paru-paro, binuksan niya ang kanyang lalagyan ng mga naipong nectar noong tag-araw. Kaya ang mga ito ay masasarap. Ibinigay niya ang lalagyan na ito sa langgam. Tuwang-tuwa ang sundalong langgam at nakiusap itong buksan ang tsimeneya para agad nang maluto ang nectar sa lalagyan at maging asukal. Ginamit rin ng sundalo ang telepono para tawagin ang iba pang langgam para may katulong ito sa pagdadala ng naluto pabalik ng kanilang kaharian. Nang makarating ang mga ito, pinainom pa ng paru-paro ang mga langgam na tila uhaw na uhaw sa pagmamarcha. Ang lahat ng langgam ay nagpasalamat ng buong puso kay paru-paro. Nagustuhan niyo ba mga bata? Ngayon ay kumuha kayo ng papel at sagutan ang gawain na ito. Ibigay ang katangian ng bawat tauhan batay sa pananalita at kilos. Isulat sa papel ang inyong mga sagot. Ang nilalaman ng video na ito ay di ko lahat pag-aari. Ako nga pala si Teacher Rowie. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment, at mag-smile.
Hanggang sa muli, maraming salamat!